Meron po itong YouTube title na viral video ng Butot Bala na lalaki na pinabayaan ng pamilya sa sagipin ni Idol. So nasa studio na po natin ngayon, Idol, si Emil Malones. And kasama po niya, Idol, itong kapatid niya na si Jesse Malones and si John John Malones. Mabuti naman at maayos ng kanyang kalagayan. Kasi nung sa video na nakita ko, butot balat. Sabi nga iba, parang zombie na padamitan na siya. Apa. Okay. Ang una po natin gawin, ang aking pong plano. Apa. Okay sa inyo. Ipa-check up po natin siya. Sige po. Tapos pangalawa, bilhan ko po siya ng mga damit. Sige po. Salamat po, sir. Siyempre, magbibigay po ako ng financial assistance, pagkain at grocery, bigas. Isa lang po yung concern ko. Apa. Paano po natin masisiguro na hindi niyo po siya pababayaan, nagawa niyo na po noon na pabayaan siya. Apa. Parang, sorry, sir. Apa. Ginawa niyo siya parang hayop. Mabuti pa nga yung hayop na alagaan. Apa. Siya masahol pa sa hayop, pinabayaan lang po dyan. Apa. Walang ligo-ligo, walang kain-kain. So kapag binigyan ko siya ng tulong, paano natin masisiguro na yung tool na ibibigay ko talagang kapaki-pakinabang para sa kanya at hindi mapunta sa wala? Apo. Yes, sir. Sikapin po namin, sir, na hindi na po siya bumalik sa dating problema. Anong trabaho niyo ulit, sir? Sa Civil Security Unit, sir. Sa munisipyo po ng munisipyo. San Pedro. Opo. Kayo po, sir? License officer po ng printing press po. Okay. Magaganda naman po ang trabaho niyo kung tutusin. Apo, sir. Opo, kaso lang po. Ilan po kayo sa bahay? Tatlo lang po, ma'am. Kami lang po, tatlo. Kasi isa namin sister nasa Pangasinan na po. Tatlo kayong sa bahay, tapos dalawa kayo may trabaho, and yet, sorry sir, hindi nyo man lang naasikaso itong inyong kapatid, paliguan man lang siya kahit nasabihin na lang natin dahil busy kayo every other day. Na dapat every day, pero every other day. Pero yung sir, yung anyo niyang yun, parang isang taon siya hindi napaliguan. Hindi naman po sir, bali po. Aminado naman kami po ang pagkakamali namin. Napabayaan po namin mga ilang buwan po. Aso lang po, ang unang concern namin kasi, wala po kami kuryente tubig po. Wala kang kuryente tubig? Bakit? Opo, ngayon. Naputulan na po. Simula po naputulan kami nung... Ba't naputulan kayo? Meron naman kayong mga trabaho pareho? Hindi, yung kontador napus na po na tulak na po. Dati po kasi sir, wala pa kami trabaho. Kasi ako lang po kasi natatrabaho dati. Siya po sa bahay. Kasi nung nanay namin, may sakit po. Bedridden. Nung dati pa po naman. Ito rin po isang naisip ko. Apa. Hanapan po namin siya ng isang ahensya. Apa. Na pwede talagang makatulong, kukupapin siya. Apo. Kung okay sa inyo okay yun. Naman po sa amin. Sa amin po. Pero, apo. Magbibigay pa rin ako ng tulong sa inyong dalawa. Apo. Para naman, kahit papaano, dahil sir, nakita ko, sir, binihisan nyo na siya. Bilang, sorry sir po natin, reward sa inyo dahil inayos nyo na siya. Apo. Pero, ilalagay namin siya sa ibang, sa isang ahensya na talagang kukupap sa kanya. Siya, okay, pinapunta kita doon kahapon para i-assess, tingnan yung tinitirhan nitong si Sir Emil. Ano ang na-find out mo? Sir, pagpasok ko palang bubungan sa inyo yung mabahong amoy. Though yung mga tumulong po ng mga kapitbahay, nilinisan na po nila pero yung mga bakas pa rin po na dumi po sa loob po ng bahay, di po matatanggal. At sobrang baho po talaga. At lalo-lalo na po yung... Dumi ng tao? Sir, hindi na po natin matrace kung ano po yun pero mga itim na marks po dun sa wall po. Sa buong bahay, sa wall, yes, andun yung mga dumi? May mga agyo rin po, talagang hindi po nilinisan. Lalo-lalo na po sir sa CR, sobrang baho po at sobrang itim na po. So, kumbaga, hindi ka aya-aya na tirahan ng isang tao? Yes po sir. Sir, doon kayo nakatira, and yet, pinabayaan nyo, parang sa description ni Jam, daig pa yung tangkal ng baboy. Sir, kasi yung ano po yan, yung tubig din po namin, iniigib lang din po sa kapitbahay, parang... Ano po, hindi ganun po yung sir, possible. May sakit po din po siya, may asthma po. So, kaya lahat ng gawa sa akin po. Siya rin po yung lagit na natulong, tumutulong lang ko. Sa una-una may anak din po, inaasikaso po. Akala ko tatlo lang kayo. Hindi, may inaasikaso po. Hiwalay po siya sa asawa. Jam, bilang ikaw na napunta roon, ano ang karapat dapat na gawin dito sir, sa sitwasyon? Sir, kung ako po, kung meron po mga shelter po na para ho sa kanya, kasi po, kung titingnan ho natin, more than 6 months pong nakatira po sa kanila, araw-araw ho sila nakakasama po niyo yung dalawa niya kapatid, at di po nila talaga naalagaan, kita naman po dun sa video. So, kumbaga, wala po silang pagmamahal dito po kay Emil. Bakit mo nasabi yun? Sir, kasi po, ikaw po na bilang kamag-anak mo yan, araw-araw mong kasama, nakikita mo po na gano'n yung sitwasyon. At sila, maayos yung damit,
nakakaligo, nakakain ng maayos. Tapos yung si Emil lang po, nandun lang mag-isa. Saksi po yung mga kapitbahay po doon. Kung ano po yung naging sitwasyon nung dinatnan po nilang mag-isa po doon yung special child po. I don't think na maalagaan nyo siya. Kahit na magbigay ako ng magkano pa. I don't think na matututukan nyo ito. So, ito pong rekomendasyon ko pa. Papa-check up natin and then hanapan ko po ng ahensya ng gobyerno na pwede na niyang tirahan. Sabi mo malapit sa inyo? Opo. Para madalo po namin. Seryoso? Opo. Hindi nga. We. Opo, sir. Totoo? Opo. Sir naman. Opo, sir. Pexman? Opo. Pexman, sir. Nasa bahay niyo na. Alam mo bakit, sir, ginaganong kita? Kung nasa bahay niyo na nga yung inyong kapatid, nandyan na, sir, kaharap niyo na, kahalubilo niyo na, hindi niyo pa nasikaso. Yung pa kaya kapag yan ay nilagay namin sa isang center ng ating gobyerno, madadalo niyo pa? We. Hindi, aminado naman po kami pagkakamali. Sir naman, New Year na New Year, nagbubulhan tayo. Hindi po sir, aminado naman po kami nagkamali. Tao lang din po kami. Alam pero sir, isang seryosong pagkakamali yan. Pwede tayo magkamali isang araw, pero araw-araw nagkakamali ka, nakikita mo yung pagkakamali mo, and yet wala kang ginagawa for the past 6 months. That is a serious pagkakamali. Pero don't worry sir, I will still help you, apo, the both of you. Hanapan ko na lang po ng matitirahan itong si Emil, pagagamot natin. Apo. Diba? Maraming salamat po, sir. Ilan ho ba kayo magkapatid? Bali, apat po kami. Yung isang babae, nag-asawa na po, nasa Pangasinan na po. Wala na kayo ibang kamag-anak? Kayo-kayo na lang? Wala kami lang po. May kamag-anak po kami sa sukat po, yung sa side ng nanay ko po. Yung na lang po natin. Sorry, sir, kung ako'y naging makulit. Gusto ko lang makakuha ng picture kung bakit, bukod dun sa sabi nyo, busy kayo. Opo. Hindi nyo naisipan na extend yung kahit konting pag-aalaga sa kanya. Nakikita nyo siya araw-araw. Pag-uwi nyo ng trabaho. Okay, pag-uwi nyo ng trabaho, anong ginagawa nyo agad? Pinapakain po namin siya. Pinapakain ni budot balat na? Hindi, pinapakain. Kung ano pong ginakain namin, kinakain din po niya. Aso lang, yung pagkain po namin, minsan po inuutan namin sa tindahan. Ah. Parang wala rin po kami. Akala ko ba may trabaho kayong pareho? May trabaho po kasi hindi naman po sapat na sweldo. Hindi sapat yung sweldo namin. Magkano po sweldo nyo? Sa akin po 300 plus lang po, 380 po. Kada? Kada araw, araw po. Kayo po ganun sir? Din po, 374 po. 600 lang? Opo. Po, below minimum yun ha, pwede ko kayong matulungan dyan. Ay, sir, sa akin sa side ko, sobrang kasi bait ng boss ko. Wala po masasabi. Sir, yun nga yung problema dito eh. Opo. Nagbabait-baitan na inyong amo, pero ang hindi nyo alam, sa likod ninyo, pinagsasamantalahan na kayo. Hindi naman po, sir. Sir, karapatan nyo yun. Pero kung ayaw mo ng tulong ko, I'm not gonna give it to you. So, sir, mabalik tayo doon, sir, na pag-uwi nyo, sabi nyo, pinapakain nyo siya. Kung ano yung kinakain nyo, yung kinakain niya. Apo. Pero habang pinapakain nyo siya, sinusubuan nyo siguro siya, no? Hindi na po. Binibigay lang namin po yung pagkain, lutong ulam po yan. So, pagbigyan nyo ng pagkain, nakikita nyo siya, daig pa niyang taong grasa at kapatid nyo, kadugo nyo. Anong naramdaman nyo, sir? Mabuti pa po yung baboy. Malinis pa. Yung siya talagang matindi, sir. Sir, sir. Parang naglublub ng matagal sa putik. Sir, siyempre po, nandun po din yung pag-ano namin. Si Miss Fatima Autor, CSWD ng San Pedro Laguna. Magandang hapon po. Ma'am, alam niyo na ho ba itong nag-viral na isa pong special guy? Opo. Kun po, dinala po sa akin ng taga-barangay. Okay. At ako po ay nagsabi mismo at nagboluntaryo na sige po at kami po willing to assist at to support na yan po ay madala po namin sa National Center for Mental Health at kami po ay magbibigay ng kanya po para sa medical assistance. Good. Kung ito man po ay nangangailangan ng maipagamot natin. At yun naman po ang aming normaling ginagawa talaga. Sige ma'am, dadali na lang po namin itong si Emmanuel sa inyo pong tanggapan at kayo na po ang gagawa ng paraan na para siya po ay mabigyan naman ng maayos na tirahan at mapagamot siya kung kinakailangan. Opo, pasasamahan ko na po, paanhan ko na po sa National Center for Mental Health kasama po ang tao ko. Ay, salamat. Madam, yes po. Sobrang thank you talaga. Opo, kami po naman ay lagi niyong napaka-loyal at action agad pag nai-refer niyo po. Mabuhay kayo, madam, sa opo. CSWD dyan, San Pedro Laguna. Salamat God bless po, sir. Okay, so, sir, pati pagpapagamot pala yung CSWD na. Okay, lahat doon pangailangan niya. Pero ganyan pa man, Jam, ikaw maghatid, pabauna natin mga damit. Itong si Emmanuel, bilan mo ng mga damit ng mga pangailangan. And then, okay. Ano pa may tutulong ko sa inyong dalawa? Sir, yung alam lang po namin sa bahay namin kasi wala kaming kuryente ngayon. Wala kang kuryente? Saka ilaw, tubig po sir. Tubig.
Wala yung, kayo? Yung tubig po na, makukunan ng tubig. Si dati po may poso po kami. Poso lang po kami dati. Wala na pong poso sa bahay. Wala. Pero di ba dati may water connection kayo? Ay, wala po, sir. Poso lang po talaga. Ever since po kami. Poso lang po. Nasa nasira na po yung poso. Wala na pong nahigop. Wala na. Kaya so, di ba it's about time siguro na kumunik kayo doon sa water company na may sakop sa lugar ninyo? Opo. Jam, ilakad natin na mabigyan silang water connection. Okay po. And then, electricity wala? Opo, natanggalan po kami ng kundo. Bakit ka na po ito? May utang kayo sa meron po? Meron po, sir. Magkano utang nyo? Ang latest po namin yung dati po na 10,000 po daw babayaran namin para okay. Mapakabitan na po kami. Sige, babayaran natin jam yung 10,000 at saka yung sa... Para di magkakaroon pa rin ba connection? Ano po? Yung sa bahay namin kasi di pa namin na po full faith. Magkano po yung sa bahay? Nung nakaraang pong last year po natanong ko, nasa 1.4 na po umabot. Di naman po kasi pwede transfer sa ano po. Nabasa ko yung na ano, bigyan tubig, mabasa ko yung mga netizen. Apo, apo. Okay na ba? Namula ko ako. Ano to eh? Yung mga netizen talaga, oh. Namula ko ng tubig. Apo, sige na nga, magbasa ka nga para malaman naman nila, sir, kung ano yung sitwasyon, ano yung sarubin ng mga netizen. Okay. From May tayo po, kakapal ng mukha, kayo pang hihingi ng tulong tapos pinabayaan yung kapatid nyo. From Bailey, wag niyo pong bigyan ng tulong kasi nakikitang pinabayaan mo yung kapatid. Kimberly Gapiha, don't help, sir. Mga irresponsable ang mga yan. Betty Tulias, Sir Rafi, wag niyong tulungan yung dalawang yan. Walang awa sa kapatid. From Jules, bakit hindi niyo po tinulungan yung inyong kapatid? Nasa iisang bahay na lang kayo, hindi niyo panilinisan. Actually, kung tutuusin, pwede nga kayo makasuhan, ma'am eh. Kung tutuusin. Pero, sino magkakaso sa inyo? Kawa-awa na nga yung sitwasyon ninyo. Ayan po. Actually, willing sana ako dun sa... alam ko sana ako na-turn off. Willing na sana ako dun sa magkakaroon kayo ng reconnection sa tubig at kuryente. Pero 1.4 million? Mm-hmm. Siguro sa meron ako 1.4 pitik. Hindi sir, binigla mo ako dun sir eh. Talaga na-turn off ako. 1.4 million. Para napakadali, ganun lang. Ako sir, tumulong. In fact, meron tinulong ako rito sa tulong din ng mga netizen. 2 million pa eh. Sir, sa maniwala kasi hindi. Kapag ako'y maniwagan sa mga netizen at tapos talagang dapat kayo matulungan. 1.4 million sir, kayang-kaya natin yan in one week. Pero mismo yung mga netizen sir na turn off sa inyo. Hindi, inaamin naman po namin ng pagkakamali namin. At usgaan kami, okay, natatanggapin namin. Pero hindi nila alam kung anong sitwasyon namin. Ano po yung sitwasyon nyo sir? Kapos kami lahat. Sir, huwag niyo pong gamitin yung bang kayo po'y mahirap kaya hindi niyo na po naalagaan na linisan ng inyong kapatid at ginawa niyong parang baboy. Yan nga po yung sinasabi kanina ni Jam, di ba? Madagdag ko lang din po Sir Rafi na kung sila po araw-araw maayos yung kanilang pananamit, nakakaligo sila, bakit yung kanilang kapatid mismo na tatlo lang po sila sa isang bahay, di po nila maalagaan. Di ba? Pwede nyo naman po bilihan ng dami sa Ukay-Ukay kung naghihirap kayo. Meron naman dyan sa Ukay-Ukay, 50 pesos, 100 pesos. 20 meron sa Ukay-Ukay. Pati ba naman yun, hindi nyo kaya? Imposible naman. Paliguan! Pwede naman siguro kayo mag-igib. Pareho kayo lalaki, mag-igib kit. Hindi po ako nag-iigib po ito, hindi naman po natatrabaho sa bahay. Ako po lagi. O nga sir, ang ibig ko lang sabihin, kung talagang gugustuhin, maraming paraan. Kung ayaw po, maraming dahilan. Kaawa-awa lang po kasi talaga yung kalagayan ni Sir Emmanuel. Nung nakita ko po yan, napaluha ako sir. Napaluha talaga ako. Sabi ko, my God, daig pang hayop. Buti pa yung hayop, napapaliguan. Yung baboy, pinapaliguan pa every once in a while para maalis yung amoy. Apo. Para hindi lang awin, hindi tapuan ng mga langaw. And yet, ito tao, kapatid nyo, nasa bahay, pamamahay nyo, pinabayaan nyo lang na sobrang dungis na parang zombie na nga. Mabuti pang ang zombie, hindi ganun ang itsura sa mga pelikula. Yun sa kanya, daig pa. Anyway, sige po sir, siya po ililipat namin sa CSWD, sa pamanguna po ni Ma'am Fatima Otor. Apo. Wag ko kayo maglala dahil sa pagpunta nyo rito, bibigyan ko ng konting tulong, financial. Sana po yung bibigay kong tulong, meron pong mapupuntahan. Magbibigay po ako sa inyo ng groceries. Pero yung sa
1.4 million. Hindi, kahit hindi na lang mo yun. Sherry, meron ka ba 1.4 million? Sana natin rilo mo. Hindi na lang po siguro ay, yun. Yung kasi kuryente lang mo tsaka tubig. Ano pa? Yun lang po yung kailangan namin sa ngayon. Kuryente at tubig lang. Okay, ganitong gawin natin din. Ano? Hindi na kita bibigyan ng cash. Opo, sir. Gagawin ko na lang paraan na yung kuryente, sabi mo may utang ka sa Meralco, babayaran ko. Opo. Para ma-reconnect ka. Siyempre, ibibigay ko diretso sa Meralco, hindi ko ibibigay sa inyo. Opo. At mabibigyan ka ng bagong kuryente. Kayo nang babayad sa mga susunod na buwan. Pag naputulang ulit kayo, wala nang pakialam. Opo. And then, kakausapin ko yung water company na para bigyan ka ng koneksyon. Opo. At kayo magbabayad yan ng buwan. Opo. And then, bibigyan ako ng konting pang-grocery. Nasa studio po natin din dito. Opo, yung mga tumulong kay Emil. Ito po yung nag-post and yung nag-video. Kanina po, napag-usapan na pumayag na po yung CSWD ng San Pedro Laguna na ipapagamot itong si Emil and then bibigyan siya ng tirahan na ang namamahalay ating gobyerno. Nang sagay, maaalagaan na siya ng maayos. Apa. Mawawala na sa puda nilang dalawa. Mas okay po yun. Kasi kung sa kanila lang din naman po mapupunta, baka siguro sabihin natin mga ilang araw, ilang balik or dalawang buwan, balik na naman sa ano, gano'n na naman. Sino po nakadiscovery sa inyong dalawa yung kaawa-awa? Yung nakapag-video po, ako po. Yeah. Po. Kayo po. Paano po na-videohan nyo? Paano po nakita? Maliman naririnig lang ako na parang bengin naman pagkain, gano'n po. Parang, kapag dumadaan ka? Nandun po kasi kami kasi nagkakasiyahan kami. Bukod po doon, talagang pumasok sa isip ko, wala yung magkapatid ha. Sino kaya nagbabantay naman doon sa isa? Sino ka ako ang magbibigay ng pagkain dito? Okay. Tapos doon na, nung nakapagluto na kami, nakakain na kami, doon ko na naisipan, sabi ko sa isa, sa kapatid ni Gino, Jo, lagyan mo nga itong bauna na to, tapos iabot mo sa akin ng pagkain, nakakating ko ako yung bakod, iabot ko. Tapos, pwede bakod kayo para makatulong lang. Apo, sir. Wow, ang galing. Palakpakan nga natin, Direk, itong si Sir Gino, si Sir Dan, si Ma'am Krisha, at saka si Sir Joshua. Okay, Ma'am Krisha. Ako po yung naghahatid ng pagkain kay Emil araw-araw. For how many days po, ma'am? Simula po na na-discover namin yung kalagay ni Emil. So kung wala kayo natin na pagkain, hindi makakain ito? Hindi po. Ikaw naman, si JR. Nung nagpaligo po, siya kayong naggupit kay Emil. Ah, kayo po yung nagpaligo? Akala ko itong mga kapatid, kayo po mismo, ibang tao. Hindi po, kasama po siya doon. Ah, okay. Na, kasi hindi ko po siya kaya talagang hawakan dahil po sa sobrang iba na yung amoy. Pati po yung ano, pinatanggal ko muna po sa kanya yung mga dumi niya bago ko po siya sinabon ng mabuti. Tapos ginupitan ko po. Kayo po nagupit. Opo. Sa palagay niyo po, mga ilang linggo ba? I mean, buwan? Taon? Yung ito po. Yes, ito yung sinabi ko. Magkakaroon tayo ng salungatan sa sinasabi niyo sa sasabihin namin ngayon. Kasi nagpunta tayo dito talaga para kay Emil. Sa akin po, dahil katabing bahay kami, hindi po ako naniniwala na sa 6 na buwan lang po nila napabayaan si Emil. Dahil yung haba po ng buhok na gano'n, hindi po pang 6 na buwan yung gano'ng haba, kung hindi po taon eh. So mga taon. Opo. Tapos, isa pa, hindi ako naniniwala na kung ano yung kinakain nyo, yun ang pinapakain nyo kay Emil. Kasi yung time na nilinis namin yung sahig, yung lugar po, nagulat po kami nung kasama ko naglilinis kasi kasi doon na din po siya nadumi. May nakita po ako mga buhok na ayaw matanggal. So ibig sabihin po, baka yung kinakain niya na po yung buhok niya nung mahaba. Oh, pa. Shoot. Oh, man. So sa palagay niyo, ano po yung mga kinakain niya? Tingin ko po ang kinakain niya, nakakain niya. Sa akin lang po, ano... Kung hindi po sarili niyang dumi, buhok niya, saka dumi po ng aso. Oh, ah, ba't may aso po doon? Meron po silang alagang aso. Mas maganda pa nga po yung itsura ng aso kaysa sa kapatid nila. Oh, man. Parang ayaw ko na pong tumulong sa inyong dalaw, nakaka-hybrid itong narinig ko. Itong isa naman. Bali, ano po, ako po yung pinakatumulong po sa social media po. Nag-make sure po na mag-viral po siya, sumagot po sa mga netizens, ganyan. Saka po sa mga gusto pong magbigay ng konting donation po. Bali, hindi po namin hinayaan na yung mga netizens po is hindi po sila magkaroon ng update. So, day and night po, minake sure po namin na lagi pong may online sa Facebook po ni Gino. Sino pong bumili ng mga damit niya? Galing po donation. Po ng mga, doon sa mga kapitbahay po. Sa taga-ibang lugar din po na naawa kay Emil, nagbigay rin po mga diaper,
Okay. Kasi hindi po namin ma-shoulder lahat. Opo, opo. Kaya po, yung nakita po yung video ni Emil, doon na po nagbigay. Kasi ang bala ko po sana, magbibigay ng financial assistance sa kanila para alagaan to bata. Pero nung marinig ko po yung reporter ko, dahil pinapunta ko naman doon, sabi ng reporter ko, malabo kasi hindi nila kayang alagaan yan. Masasayang lang ang dating, ibibigay na tulong. Kahit, yan din ang sinasabi ni Sergio. Kahit po yung ibang kapitbahay namin, ayaw nila. Gusto nila dalhin na sa DSWD si Emil kasi nga po ayaw nilang makinabang tong dalawa. Okay. Although, opo, kawawa nga po sila, pero nakabili po sila ng bagong cellphone. Hmm. May magandang bike. Cellphone at saka bike. Pero pagkain at damit para sa pobre niyong kapatid, wala. Eh, wala na, parang ayaw ko lang tumulong sa inyong kuryente at saka tubig kung ganon. Oh man, buti na lang merong mga good Samaritan. Eh kung hindi pala dahil sa kanila, baka namatay na lang yan. Sa gutom at sa tumi. Totoo po. Kasi po nung inaway ko po si Jesse nung gabi, nung New Year, ang sabi po niya sa akin, gigil na gigil po ako sa kanya. Ang sabi niya sa akin, sana daw hindi na kami tumulong. Imagine niyo po, sir, ganun yung kalagayan ng kapatid niya, sasabihin niyang ganun. Napakang inutil nung sinabi niyang ganun. Nakakagigil. Naku, sir. Grabe pala talagang ginawa niyo. Imbis na matuwa kayo dahil meron tumulong sa kapatid niyo, inaway niyo pa. Ano sa palagay mo, Sir Dan, itong dalawa, humingi ng tulong, humingi pa ata ng 1.4 million para sa bahay daw. No? Wow. Ano sa palagay mo, 1.4 million? Anong gagawin natin? Mahirap pong sagutin, pero sa netizens pa lang, sagot pa lang kagad nila. Kailangan wala daw mapala ang mga magkapatid. Ne, ako talaga hindi ako magbibigay ng 1.4, pero gusto ko lang sana marinig kayong mga tumulong, diretso na, may talagang face-to-face contact dito sa kay Sir Emil. Kay Jesse po, okay. Okay po siguro yung maintenance niya sa hika niya. Okay. Alright. Pero po good. Yung cash, very fair. I don't maintenance. Think so. Okay, sige. Salamat po sa binigay mo idea. Ikaw naman, sir, ano sa palagay mo? Ganun din po. Parang di nila deserve na makahawak sila ng cash. So siguro po sa akin yung sa tubig kuryente na lang din po siguro. Yeah, tubig kuryente sa iyo. Tapos kay ma'am maintenance kayo, sir? Yun po, yung tubig and kuryente rin po saka maintenance rin po sa asthma niya. Okay. Pares. Kayo naman po, sir. Ganun din po, sir. Tubig kuryente at saka maintenance. Kasi yun ang kailangan talaga nila eh. Okay, kayo, sir. Ayun po, yun po ang pinaka-common needs kasi talaga nila, tubig, para din sila mahihirapan sa paglinis sa sarili ng katawan tsaka makapaglinis ng bahay din nila. At makikita nila, pag may liwanag, makikita nila ang kalat nila para malilinis nila. Alam nyo mga sir, pasalamat kayo. Itong limang bayani, silang po nagsalita at pakikinggan ko. Sige, bibigay ko. Sa maintenance nyo po, sir, bibigay ako ng pang-maintenance nyo. Ako pong bibili. Bigay nyo sa akin yung reseta. Hindi ko bibigay sa inyo yung cash. Bibiling ko po yon. And then yung kuryente po, sabi ko nga, marireconnect kasi meral ko, bayaran ko yung utang nyo. And then tatawagan ko po yung water company na may stock sa lugar nyo para bigyan ko yung connection. Sir, kasi po yung sa maintenance po ngayon, hindi na po nakakapag-check up ngayon eh. Kaya wala pa po yung bagong reseta. Parang bumibili lang po na over-the-counter na inhaler po. Ano po yun? Yung salbutamol po na inhaler. O, di bilang kita ng inhaler. Opo, sir. Sige, ano pa? Meron ka inim ng gamot? Vitamins. Vitamins. O, sige. Ganito na lang. Opo. Sige, dagdag ko. Pa-check up ka, akong bibigay ng pera pa-check up. Opo. Tapos kung bibigyan ka ng maintenance, akong bibili ng maintenance. Opo. Plus inhaler. Opo. Pasalamat ka. Pasalamat ako sa inyo, Ara. Sa makabarkada ko na gano'n lang nangyayari. Tulungan nyo kami. Aminado naman po kami namin. Pagkukulang kami dyan sa ginawa namin. Kasi naitago namin ng matagal, hindi naman siguro namin ano, kasi parang naano po kami, natakot din kami, at saka isa pa po, halo-halong ano na rin po na naitago namin yan. Pero nagpapasalamat ako sa mga tumulong sa amin. Sorry, Ara, patawad kung nasagot na ano kita, nasagot kita sa ano kanina. Nauna humingi yung sorry sa nagawa namin sa kapatid namin, pati sa magulang namin. Mirado namin, nagkamali kami. Sa mga netizens na namuhuska sa amin, okay lang. Tanggap namin yun. Kung anong sabihin nyo, okay lang po. Tatanggapin namin lahat. Pero naman, bago kayo mong huska, tingnan nyo muna sarili nyo.
Ilan po yun? Sige po, sorda po yun. Ito pong si Sir Emil, bukas na bukas, dadalhin po namin kay Ma'am Fatima Otor. Nakaredy na po pala siyang tumulong. Pero bibilhan namin siya mga damit. Siyempre pabaon pagpunta dun sa center. Para meron siya mga papalitan ng mga damit. Okay? At ngayon po, yung pagpunta nyo rito, i-reimburse ko po yung pamasahe nyo. Okay? At nag-absent kayo sa araw na ito? Ah, hindi pa na po siya. Mamayang gabi pa po ang pasok. Ikaw, nag-absent ka ba? Okay. Absent po siya. Palitan ko na lang yung pag-absent mo sa pagpunta rito. Kung magkano yung araw mo. Kaya lang, bibig ko lang sa'yo 5:37. Kasi one day mo yun. Kung 3:18 bigay sa'yo ng amo mo, ako 5:37 worth na one day. Okay? Mga kapatid, palakpakan mo natin, isa-isay natin. Si Sir Gino Angeles. Okay? Si Sir Dan Phil Manjares. Si Ma'am Krisha Manjares. Magkaano-ano kayo? Ah, okay. Mr. and Mrs. Manjares. Okay. Si Sir J.R. Katle. Palakpakan natin. At the last but not the least, si Mr. J.M. Miguel. Mabuhay po kayo. Kayani po kayo. So, pwedeng mag-request pa. Of course. Pwedeng magpasalamat po sa mga tumulong. Sige po, quiet, sir. Kay Ate Alma na nagbibigay ng lunch ni Emil palagi. Kay O'Shea na nagbigay ng goodies. Kay Chichay Angeles po na nagbigay din po ng goodies na napakandami. At saka po dun sa mga nagbigay po ng cash and donations, maraming marami pong salamat. Mula sa amin lahat. Thank you dun sa mga tulong. Lucky ako na nakabola. Ah, gusto mo bola? Oo, gusto mo bola. Ng bola siya. Hindi kong bola, te. Okay, sige, bigyan kita bola. Bukas na bukas, dali mo sa CSWD. Pumayag na si Miss Otor ng CSWD. Pero bago mo siya dalhin, bilhan mo siya ng mga damit, lahat ng mga kailangan niya. Although alam ko may mga damit sa center, pero iba yung merong tayong binigay. Chinelas, underwear, shirt, lahat, jacket. Okay? Bibilhan mo rin siya ng bola. Ano bang bola? Basketball. Basketball, yun ang kailangan mo. And then after that, tawagan natin yung Emeralco. May contact naman tayo doon. Tanungin kung magkano yung utang. Regardless kung magkano yung utang, wag lang 1,000,000. Eh, bayaran natin. Sabi mo 10,000 lang, di ba? Bayaran natin, get up 20 on. Tapos reconnection. And then, yung sa tubig. And then, itong si Sir Jesse, pa-check up natin sa doktor. Dahil meron daw siya asthma. And then, mag-reseta yung doktor. Wag mo bigay yung kasa sa kanya. Bibili natin yung i-reseta. Pati inhaler, okay? Ano ngayon ang pakiramdam nyo na dahil sa inyo, maging maayos ng buhay ni Sir Emil? Sir, bali sobrang saya po talaga kasi kababata rin po namin si Emil eh. Sabay po namin talaga siya loane. Ganon, ibig sabihin, maliit pa siya. Magkakilala na kayo? Opo, magkakilala na po talaga kami. Lalo po si JR kasi mas kababata niya. Po siya na 35 years old din po siya. Talagang nung tumira po sila sa amin, hanggang sa naglalaro kami ng basketball nung bata kami, kasama na po talaga namin. Kaya nga po hindi namin matanggap na naging ganun yung sitwasyon ni Emil, talaga po kami nasaktan. Ngayon po, na natugon na yung talagang inaano namin na matulungan po siya. Sobrang tuwa ko po kasi, Ogdon, nung inaalagaan siya nung nanay niya, abulabulin pa po nung nanay niya para lang umalaga. Ngayon nakuha na po namin yung goal namin para matulungan niyo po talaga siya. Nasaan po yung nanay? Patay na po yung mga magulang niya. Ah, okay. Nila po. Kaya okay. Po yun, sobrang saya po namin na natulungan niyo na po. Okay. Si Ma'am Krisha, anong reaction mo na ngayon dahil sa iyo, kasama ka doon na mapapayos ng kalagayan ni Sir Emil? Medyo na okay na po yung... Noong una po kasi nakakagigil eh. Kasi yung itsura niya. Ngayon po medyo... Okay na po kasi makakakain na siya 3 times a day, makakaligo na siya araw-araw, tsaka hindi na siya kakain ng dumi niya, tsaka titira na siya sa malinis talaga na lugar. Okay. Okay, kayo naman po, Sir Gino, anong reaction mo? Masaya po kasi ayun nga po yung nakuha na ni Emil yung mga gusto rin niya, tapos... Papasalamat din po kasi ako sa mga nag-share po nung video ni Emil para ma-actionan talaga agad. Tapos, sobrang saya din po kasi, lalo na sa mga nagpapasalamat nga din po sa akin na sobrang sarap daw po kasi na makakita ng ganyan na mayroon pa palang mga gantong tao
na tumutulong pa. Kayo naman po, Sir Dan? Sobrang thankful po talaga dahil sa simpleng video lang na ginawa ko, nakapukaw po ng puso ng lahat ng mga mamamayang Pilipino. Lahat po ay nag-aisa at gustong tumulong po talaga, maghatid ng tulong kay Emil. Kaya salamat po sa inyo. Speechless kami sa basta masalamat po kasi talagang na-meet namin yung goals namin na matulungan si Emil. Yun lamang po. Okay, kayo naman, kasama rin kayo? Anong pangalan nyo, sir? Hindi kayo nasama kanina doon sa... Karga po. Okay. Joshua po. Joshua Angeles. Ano naman pinagawa nyo, Sir Joshua? Ako po yun, kami po ni naglinis sa loob ng bahay. Oh, okay. So, anong feeling mo ngayon, Sir Joshua, na dahil sa inyo, kasama ka doon, mapapaayos na yung buhay ni Sir Emil? Ayun po, masaya din po. Kasi matutulungan na po si Emil sa kanyang kalagayan. Ilang taon na ba ito si Emil? Kung hindi po ako nagkakamali, siguro 33, 34 na po siya. Parang ganun po. So maliliit pa kayo noon, nakikita mo siya. Maayos pang kalagayan niyo dahil maayos yung mama niya buhay pa noon. Naalagaan siya. Opo, naalagaan. Hindi po ganyan yung katawan, hindi po ganyan yung mata niya. Kasi po nakakakita po yan eh. Noong time pa na yon. So ngayon, hindi na po nakakita ito? Hindi na po. Yung pa po yung concern ko din na talagang para po ma-check up yung mata niya, hindi po ganyan yung mata niya. Yun nga po, sabi ng MSWD kanina, ang una nang gagawin is papacheck up ng agad. And then lalagay sila sa center na meron talagang nakapirming mag-aalaga sa kanya. Yun, gaganda na yung kanyang kalagayan. Okay. So, sir, salamat po sa binigay niyong tulong. So, okay, sir, Emil, sir. Sir, thank you po. Sir, thank you. Sir, ma'am, thank you. Ito yung napakagandang nangyari. Pinapakita pa rin yung ugaling Pilipino, yung damayan. Anim po na mga kababayan natin, mga Good Samaritan, ang nagsama-samang kumilos para yung kaawa-awang kalagayan ng kapwa mailagay sa tama. Sila po ang tinatawag kong talagang tunay na mga bayani sa ating bayan.